Sipag at tiyaga, yan ang naging puhunan ni sa London Pinoy Barbero upang tiwala na maraming Pinoy makuha niya. Ang buhok, anuman ang estilo, pwede. Dahil para kay Barbero ng London, ito ang nagsisilbing korona natin. Yan yung korona natin eh. Yan yung talagang kahit na anong ganda ng mga suot mo o kung babae ka, kahit na mga branded pa yung mga suot mo, tapos yung buhok mo naman ay hindi maganda, parang ano eh, parang hindi bagay. Tsaka yun talaga yung nagpapaganda sa tao. Kumbaga yun ang mukha mo eh, iniharap mo sa tao. Maraming pinagdaanan si London Barbero sa buhay. Bago tumulak ng London, una nagtrabaho sa Saudi Arabia taong 1991 hanggang 1994. Libya taong 2000 to 2002. Hanggang na magkaroon ng pagkakataon, sa London na naglagay si Barbero kasama ang asawa at mga anak. Nung una, parang siyempre, parang ako nangangapa sa dilim, no? Nung mag-umpisa ko rito. Pero nung magtagal, sa pagsisikap ko na mapaganda lahat ng nagpupunta sa akin, mapagwapo, hanggang sa, yun, nagustuhan nila yung trabaho ko. Hanggang sa dumami. Yung mga customer ko. Pero bago pa maging barbero, sinubukan nito ang iba't ibang trabaho. Naging waiter sa Maya Bar and Restaurant, naging chef sa Le Pan Quotidien, Sadler's Wells Theater mula 2012 hanggang 2015. Nakasama din niya ang sikat at patikang hairdresser ng mga celebrity sa London, si Philip De Vera. Simula ito na mahanap niya ang trabaho, nakilala ang kanyang obra. Ang simula ni sa London Barbero. Yung tao nagpo-promote sa akin eh. Kasi once na may magpagupit sa akin, ang sabi, binabalita nila sa mga kaibigan nila, mga ganun, sa mga kamag-anak dito. Si Marino Batan, isang ama, padre de pamilya, barbero sa London, patuloy na lumaban sa buhay, inspirasyon ng marami. Para sa Britanya Ngayon at IBC 13, Carol Panday, London.